Yan, kay ngayon ay punta naman tayo sa how do I write decimals. And meron tayo ritong mga numero na may decimal point. At alamin natin yung placement niyan. So, dito. Ang decimal point ay binabasa natin yan na end. At yung 5 natin dito ay ones. Yung 6 ay tens. 400, 9,000, 310,000, 200,000, 1 is 1 million. 8 is 10 millions and 100 millions yung 7 and 6 is billions. Then next dito yung 7 is tens. Wala na yung 1 after ng decimal. Wala ring 1. So tens na ang kasunod. 2 is hundreds. 1,000 is 4. 10,000 ang 0 dito. And 100,000 itong 6. Millions naman itong 9. Ngayon, example tayo. So, how do I read decimals? So, dito, so yung decimal natin dito ay yung 6 katapat sa tens and hundreds naman ang katapat ng 4. Ngayon, pag binasa natin yan at isinulat natin yan, yan ay 64 hundreds. Ganyan ang basa dyan at ganito ang sulat dyan. Next naman ay 45,000. Kasi nakatapat yung 5, yung last number natin dito, katapat sa 1,000. Now, so dito naman, itong since nakatapat yung 4 natin sa 10,000, so 64 10,000 ang ating basa dyan at ganito naman yung sulat. Dito naman, nakatapat yung 4 sa 100,000, kaya ang basa natin dyan ay 64 100,000. Yan yung sulat naman niya. Next natin, ito. Paano natin susulat at babasahin? Ang basa dyan ay 4,000 kasi yung 4 nakatapat sa 1,000. Then ito, 0.03 nakatapat sa hundreds kaya yan ay 300s. Yan ang sulat dyan at yan naman ang basa. Now, meron na tayong whole number dito sa left. Ano naman ang basa natin dito? So usually ganito lang yan eh, inaano natin, 5.004. But yung correct way ng pagbasa dyan at pagsulat naman ay 5 and 4,000. Ganun siya basahin. Next is, meron tayong whole number dito, 32 and 300s. Ganun naman yan basahin. At ganito naman ang sulat. Next natin dito, mayroon tayo ritong number, 36.0013. Now, paano naman natin yan isusulat? So, yan ay 36 and 13 10,000s. Kasi yung last digit natin na dito na 3 under ng decimal is nasa 10,000. So, pag pinagtapat-tapat natin yan, yan 36, yun yung whole number and yung decimal point we read as end and yung 13,0013 ay 13,10,000. Ganito naman natin siya. Ganito naman natin siya sinusulat. Ito naman given natin dito, 4,030, tapos meron tayong decimal point, 001. Paano natin yan isusulat? Ganito lang yon, 40,030 and 1,000. Kasi yung 1 nakatapat yan sa 1,000. Kaya yung ating whole number dito ay 40,030 at yung decimal, sinusulat natin yan as end. At binabasang end at yung 001, binabasa naman natin yan na 1,000. At ganito yan isulat. So, yun lang at sana ay may natutunan tayo. Salamat.